Magandang tanghali sa inyo mga katigits. Nandito na naman po ako upang muling magpaliwanag sa inyo tungkol dito sa ginagamit natin na iba't ibang instrument sa paghahanap ng treasure. Anyway, gusto ko nga rin sabihin sa inyo na ang treasure hunting, hindi dapat yun ang makasira ng ating pagkakaibigan, hindi dapat makasira ng ating relasyon bilang magkakasama. Dahil yung iba nag-comment, medyo yung comment nila is parang ano eh, tawag dito, parang nambabastos kong minsan. Yung iba naman parang ginagawa kang walang utak. Huwag ganon mga kapatid, mga ka-TH. Pag nag-comment tayo, kung anong man yung nakita natin, yung comment natin eh, kung wala tayong masabi, di tumahimik na lang. Hindi yung binabastos natin, binabara natin yung kapwa natin, mga treasure hunter. Huwag kong ganun. Hindi natin alam. Eh, binabara natin sila. Tapos sila itong nakakuha pala. Tapos ikaw, ilang taong ka na sa salawal mo. Hanggang ngayon, wala ka pang nakukuha. Di po ba? Huwag ganun mga kasama. Magkaroon tayo ng respeto sa isa't isa. At yung iba naman, may nabintang ganito, tapos may bumili, tapos hindi nakakuha ng treasure, hindi lang maganda. Ang sasabihin ng isa, ay palpak yung gumawa niyan, sino mang gumawa niyan, loko-loko yan, baka ina-scam ka dyan. Eh, hindi ganon. Kasi ito, ginagamit lang po natin ito para makatulong lang tayo sa paghahanap kung ano yung hinahanap natin. Kay treasure, kay tao, kay multo, kay tubig. Ganon po yan. Kung naintindihan ninyo. Kasi yung iba, hindi naman nila actually kumpletong naintindihan, naunawaan kung bakit. Ano ba ito? Ganun po yun, mga kasama. Oh, gumagamit tayo ng mineral frequency, gumagamit tayo ng electronics. Oh, paano man paggamit? Alam mo ba kung ilang kilohertz yung hinahanap mo? Oh, kung ilang kilohertz ang frequency niyan? Alam mo ba kung may tubig dyan? Iba yung concentration mo, iba yung nakuha mo. Bato o kaya mineral, ganun po yun eh. Kaya yung iba, para sigurado ka na ang ginto, ang mahanap mo, ang ginagawa ng iba is, halimbawa ito, tanggalin yung puwet, lagyan ng ginto. Kasi pag may ginto yan, yung isip mo magpo-concentrate about sa ginto. Kaya pag nagpadala ka ng frequency, yung katawan mo nagpadala ng frequency, yung isip mo nagpadala ng frequency sa ilalim ng lupa, siguradong ginto yung ipapadala, frequency ng ginto. Yun naman yung masasagap mo. Ganun yun. Kaya kahit hindi ganito, kahit sa nga lang ng kawayan o kahoy, kung marunong kang gumamit nito, marunong kang mag-analyze about sa dowsing rod, rod divination o ano ba dyan. Ganun po yan mga kasama. Oh. Yung iba eh. Halimbawa, ang gagawin is, ilalagay dito yung ginto. Ito naman, kunyari copper. Tapos, gaganyan lang. Lalagyan ng ginto. Tapos, gaganyan. Siyempre, sa YouTube, makikita mo. Ayun yung ginto. Pag tumapat ka sa ginto, ayun, umiikot na. Kasi nandyan yung ginto sa tapat. Ganyan yan, iikot yan. Ganyan yan. Kasi natapatan mo nga yung ginto. Dito naman, kunyari ito yung copper. Lalagyan mo rin ng copper, babalahan mo, tapos pag ganyan mo, yan yung copper. Siyempre, yan, papunta sa copper. Pag natapatan mo yung copper na ganyan, iikot dun yan dahil copper nga yung ibinala mo. Yun yung sinasabi ko na auto-suggestion ng utak. Kung saan ka nag-concentrate, yun. Kaya kung nagkamali ka ng concentration mo, kamali din yung target mo. Ganun po ang ibig kong sabihin. Kailangan malinis ang isip mo sa paghahanap ng ginto. Nagko-concentrate kang mabuti. Nahanap mo kagaya nito. Ang totoo niyan is para sa FM yan. Pero bakit natin ginagamit? Kasi isip mo, para makasagap ka ng frequency, yung puwetin, yung sa loob nito, nilagyan natin ng coil with iron carbon para makasagap ng frequency. Ikaw naman ngayon, ang bahala na magpadala ng frequency sa ilalim ng lupa,
At ito naman, yun yung sasagap. Kaya pag tinamaan mo yung, halimbawa, yung target mo doon, siyempre doon, yun, doon ang ituturo, kasi doon ang target mo. Kasi yung frequency, pag ganon. Ngayon, pag natapatan mo yung object, halimbawa, siyempre, anong pang mangyari, diikot talaga yan, dahil, ayun eh, yung frequency nandyan, tapos dito sa taas, umaakyat. Ganon po yan. Para maunawain natin. Ito naman, binidi ko through online ito. Anti na lang ito. Panghanap ng multo, panghanap ng tao, panghanap ng tubig, panghanap ng ginto. Depende kung ano yung isasuggest mo. Maghanap ako ng tao. Saan ba yung tao? May gamit ba si dyan? Mayroon. Ilagay mo sa handle yung gamit niya. Tapos mag-sasuggest ka ngayon na saan ba napunta si ganito. Yan. Halimbawa, ganun. Tumuturo doon. Saan ba lugar yan? May kakilala ba tayo doon? Baka doon, pupuntahan. Nandoon yung tao. Ibig sabihin, naniwala ka na sa pamamagitan nito, natagpuan mo yung tao. Ganun po yun. Ngayon, marami. Marami tayong iba't iba. Mayroon sinatawag na aura meter. Yan. Ito, pasadya kong aura meter ito. Ngayon, siyempre, yan. Paano ko makikita yung ano yung double coil ito sa hawakan? Ito umiikot, ginawa kong umiikot aura meter. Ayan. Ngayon, halimbawa, ang hinahanap mo is doon, kahit saan banda diyan, makikita mo, galawin mo konti. Ayan. Napansin mo, medyo iba yung direction niya. Medyo hanapin mong ganun. Ganyan. Hanggang sa lakad, hinto lakad, hanggang sa natagpuan mo yung, narating mo yung mismong iniisip mo na may treasure doon. Yan. Pagdating doon, makikita mo, iba yung galaw ng aura meter mo. Medyo pa ganun. Nag-wild ng konti. Ngayon, para sure ka, babalik ka rin mong ganyan. Yung tapat ng object, gagalawin mo. Ngayon, pag ginalaw mong ganyan at umiikot na ganun, ibig sabihin, yun yung mismong object, nandun na. Ngayon, para sure ka, gusto mo bang ma-sure na, ano, na yun talaga yung lugar? Ngayon, ito, kaya ginawa kong umiikot ito, pwede mong gawing locator. Yan. Yan, iikot yan. Halimbawa, natapatan niya yung object, iikot yan. Yan, ganyan. Kaya mayroong antenna dito eh. Tapatan mo yung object, ganyan mo. Yan. Yan. Ganyan lang yun. So, lahat tayo pwedeng gumawa ng ganito. Kung wala kang pera na pambili ng mamahalin na detector, ganito, gawin natin. Ngayon, magtanong-tanong tayo. Sa una siguro, maring hindi mo ma-perfect, pero pag sa susunod, baka makagawa ka ng mas maganda pa sa ginagawa namin. Ganun po yun. Ngayon, kung may pera ka naman, bumili ka na lang sa amin. Kaysa sa online, kasi pinapayaman mo lang yung mga kwan doon eh. Kami rin dati bumibili sa online, pero siyempre, alam naman natin kung magkano presyo noon. Yung mga ganito, sa online, nakikita mo doon, nagkakahalaga ng halimbawa is $200, $300. Yan, di ba? Ay, electronics, mas mahal na naman yan. Kakahalaga ng mayroon doon mga 15,000, 20,000, 25,000, mayroong 60,000, iba't ibang klase. Depende. Lalo na pagka gawang German, gawang US, gawang Japan, yan. Depende. Pero, dapat nating maunawaan na ang treasure ay libangan. At kung ukol sa'yo, sa'yo bubukol. Ibig sabihin, kung para sa'yo, makikita mo. Pero kung hindi para sa'yo, inukay mo dito, butas, wala naman, may detection ako, bakit wala? Hindi mo pinagtsagaan, nandito lang palang konti sa gilid. Hindi mo lang tinamaan, tapos nalaglag lang yung kalabaw. Yung nagpapastol ng kalabaw, naapakan ng kalabaw, natibag nalaglag yung kalabaw. Nung pinuntahan ng may-ari ng kalabaw, yung may-ari ng kalabaw ang nakakuha. Ganun lang po yun. Kasi para sa kanya, hindi para sa'yo. Ganun lang po yun. Pero, yun lang ang masasabi ko. Sana, yung mga katiits natin na nagbenta ng ganito, huwag nating binabash.
Kasi kung hindi nakakuha yung bumili, hindi kasalanan ng detector yan. Alam ba ninyo na ang pagsasanay sa paggamit ng ganito is taon yung inaabot. Taon yan eh. Hindi basta kinuha mo isang linggo lang marunong ba na? Hindi. Kasi kung marunong kang mag-hypnotism, kaya mong patulugin yung isang tao sa pamamagitan ng hypnotism. O yung, ang tawag dito, yung maniwanag sa inyo, pendulum. Pendulum, doon sa taong-tao na kausap mo. Paupuin mo, tapos gaganyan mo lang, oh. Sundan mo yan, sundan mo. Tapos mag-auto sa jitsyong ka, matulog ka, matulog ka ng mahimbing. Pagkagising mo, wawawala yung sakit mo. Yung tao, makakatulog yon sa pamamagitan ng auto-suggestion. Ginamitan mo siya ng hypnotism sa pamamagitan ng pendulum. Nakakonsentrate siya dyan sa dulo. Ganyan, oh. Matulog ka. Pagkagising mo, lahat ng sakit mo, cancer man yan, mawawala yan, gagaling yan. Sa paniwala ng tao, at dahil dun sa concentration mo, nakuha mo yung atensyon niya. So, pagkaginising mo, magtataka siya. Oh, wala na yung sakit ko, wala na akong nararamdaman. Yun ang ibig yung ipaunawa sa inyo sa paggamit ng ganito. Treasure, pendulum, Japanese wand, o kaya aura meter, o kaya locator. Sa sarili natin, kailangan alam natin kung paano gamitin. Yung sabi ko, yung iba hindi basta kumawak, marunong na hindi. Kung iniisip mo sa sarili mo, kaya mo nang mag-hypnotize ng tao. Kaya mong mag-auto-suggestion sa isang tao. O may tao na may epilepsy, gagamitan mo siya ng ganito. Mawawala yung sakit niyang epilepsy, gagaling siya. At ikaw naman, mapapatunayan mo sa sarili mo na kayang-kaya mo nang mag-detect ng treasure sa pamamagitan din ng auto-suggestion. Ganun yan. Sana naintindihan natin lahat ito, mga brother. Maraming salamat sa panunood at magandang tanghali po sa ating lahat.